kanya siya ng maraming lason. Okay, holy cow, 1v3, first match na first match, 1v3. And mataas-taas pa ang buhay ng isda sa likod, ano? Patatas Origins TV. Hello mga kapatatas at mga spectractions, and welcome to another edition of Fishy Fridays. So, and you guessed it correctly, ang compilation na ito ay lahat ng panalo ni Spectrax laban sa mga malalansang isda, yung mga mapabaong isda na yan at madudugas, no? Walang ginawa kundi man daya dahil ang bibilis nila at ang lalakas ng tira nila, lalo na laban sa fish at saka, sa bird pala at saka sa beast, ano? Yung dalawang paboritong class natin. Anyway, just kidding, no? Gumagamit din tayo ng isda and we all use different kinds of axes, no? But regarding this show, puro mga isda ang i-feature natin sa palabas na ito. At panoorin nyo maigi kung kayo gumagamit ng Terminator, makikita nyo kung paano tumalo ng isda dito sa compilation na ito. And let's get on with this show. At ang una nating kalaban dito ay si Brownie. What a weird name para sa isda, no? None of it is brown, puro sila blue at puti, no? Anyhow, so, round 1. And as usual, as expected, diba sabi ko sa inyo, and tatandaan nyo ito, pag ang kalaban nyo ay mga isda, titira at titira yan ng round 1 most of the time. I have to say, probably around 90 or even more than 90% of the time, titira yung mga isda na yan, ano? Kasi number 1, ang lalakas ng panira nila. Number 2, especially with this team, usually, meron yung mga tail slap, ano? So, yung tail slap nila na yan, although mahina ang damage niyan, pero nakakaipon sila ng maraming kuan, ng maraming energy because of that, ano? So, binanata ni Spectrax yung likuran, and tamang-tama, ano? Kasi kahit di niya napatay, nakapagtanim siya ng maraming lason. Okay, holy cow, 1v3, first match na first match, 1v3. And mataas-taas pa ang buhay ng isda sa likod, ano? So, matagal pa bago yun mamamatay. At dito, ayan, huminto na naman siya kasi wala siyang magandang tira doon, ano? And by the way, speaking of weird, ano, yung mid lane ng kalaban niya, no, ngayon ko lang napansin and I wanna point this out. Beast ang mga cards niya, no, kahit na ang classification niya ay isda. So the good thing here is patay na yung back lane, pero tinan mo, nanganganib ang buhay ni Spectrax dito, no. Buti na lang nauna siya at meron siyang enough energy to kill yung isda na yan. Nice. Napakaganda nung ating opening match, ano? Nag 1v3 kaagad. Wow. And I thought I will be saving the best for last, but looks like mahirap talunin yung ganda ng unang laban na yun. Anyway, ang kalaban naman dito ni Spectrax ay si Mao Lin. Okay, so even though hindi siya fully isda, but meron pa rin siyang isda sa kanyang likod. At naunahan na siyang taniman ni Spectrax, ano? First round na first round, tinaniman siya ni Spectrax ng lason, and dahan-dahan ang nag-i-eat away sa kanyang buhay yun, ano? And dito, ang ganda ng depensa, walang tumagos sa tira ng isda niya, pero yun lang, malakas pa rin yung tira ng plant niya, ano? Let me see, ano bang lunge hornet itong gamit niya? Wooden stab, ano? Okay, so wooden stab. Malakas yung wooden stab laban sa kapwa niya plant, ano? And hindi lang sa plant kundi sa dusk na rin. Okay, so dito tingnan natin anong gagawin niya. Uy, may tail slap na naman siya, so meron na naman siya dalawang libreng energy, no? Yun ang maganda sa mga isda, eh. Hindi sila masyadong, kapag ka meron sila yung tail slap na, hindi sila masyadong worried about conserving energy, kaya tira lang sila ng tira, no? Kasi nga pag lumalabas ang tail slap na yan, panigurado meron silang dalawang extra energy. Okay, so dito napatay na, no? At buti naglagay ng kuan si Spectrax ng pangdepensa. Yun lang. The bad thing is yung istan niya, sarili niyang nabasag, ano? Okay, so
dito may isda na naman siya. Nice. At buti na lang itong isda na ito eh walang pampabilis ano, kaya nung pinabagal niya, yun nandoon na sa pangalawa at dahil siya ang mas maraming card, yun ang ginamit niya. Kaso lang dito, uy, buhay pa din at meron siyang healing bite ano. Ang maganda nga lang dito, napatay na ni Spectrax yung nasa likuran. But that's okay kasi nasa likod siya and dito tapos na siya for sure. Here we go. Yun, umabot lang sa pangalawa no, tapos kaagad. Okay, ang ikatlo nating contender dito ay si AA Angel Axis. So I guess AA ang kanyang pangalan at ang kanyang group ay Angel Axis. Kayo ba ay may guild? Actually ako wala akong guild. Ang wala kasing may gustong tumanggap sa akin no. Joke lang. Actually hindi ko alam kung paano yung mga guild na yan nagwo-work ano. So anyhow, round 3. Hayan na ang mga tail slap at sagana sa energy ang kalaban ni Spectrax ano. Take a look at that. Si Spectrax, he had to stop no from attacking para mag-conserve siya ng energy. And the good thing here is dahil isda ang mga kalaban niya no, mahina ang attack ng isda laban sa mga plants. Pero dito na-timingan ng isda niya no, hindi tuloy na maximize yung damage ng backlane killer ni Spectrax kasi nasabayan niya ng attack at dahil doon na block niya karamihan ng damage ano, and then patay na. Pero it took 2 axes to kill yung plant ni Spectrax ano. That's the only thing, kapag isda ang kalaban mo at plant ang iyong defender, magandang matchup yun kasi hindi uubra ano, hindi uubra yung tira ng isda ng basta-basta. But then again, kung meron siyang ibang cards kagaya nito, although isda yung kanyang axe, pero ang mga attack cards niya is nothing isda except for the buntot ano, except for the tail. Kaya malakas pa rin yung tira niya. So, meron siyang mga bug cards, meron siyang bird card kagaya niyan. Yan, bird card yan ano. And then meron siyang beast card, very unusual. Okay, tapos ngayon magnanakaw pang hinayupak natin ng mga naman nagawa pang magnakaw no, kasi hindi siya napatay dun sa kwan. So dito sinigurado na ni Spectrax na patay siya at meron pa rin siyang enough na energy para ma-block yung attack ng kalaban, pero tinaiming ng kalaban niya so that yung kanyang attack mapupunta lang dun sa walang kwentang tail slap niya no, so na-conserve niya right yung mga most damaging attacks. Okay, so dito of course inexpect niya na kuan, or actually talagang nakikita niya na mai-stun siya no, kaya ginamit niya na may isang tail slap, but at least meron pa ring sticky goose si Spectrax kaya hindi pa rin pumasok yung damaging kill nung kalaban niya no, so buhay pa sila dito. Pero mauuna si Spectrax dito, papatay niya na doon tapos ang isda. Nice. Okay, so ang kalaban ni Spectrax dito ay hindi ko kilala no. Hindi niya na ipadala yung pangalan at details nitong kalaban niya rito. But either way, this is very interesting ano, kasi meron siyang isda bilang mid lane and ang back lane niya ay ang Godrep na naman. And of course, alam niyo na ang story pag back Godrep ang nakakalaban ni Spectrax ano. Pero the game is just starting at binanatan kaagad ng matindi ang front lane ni Spectrax, and here todo bigay ang kanyang fish kaya mamamatay ang front lane niya. And then okay, there you go. Ang maganda rito, dusk to dusk ano, nang insulto pa, nang bawas pa talaga ng 10 hinayubak. So anyway, dusk to dusk, malakas ang tira ni Spectrax dahil dun sa allergic reaction na yun ano. At dahil meron siyang debuff, nadagdagan pa ang damage, right? Okay, so dito naman, ayan ang kanyang Godrep, nag-produce ng energy at bumabanat na, no? Kasi yung mid lane na ni Spectrax, and medyo malakas-lakas yung tira ng Godrep niya against dito sa dust ni Spectrax, ano? At saka dahil round 5 na, yun, patay dahil dun sa buntot, ano? Ang lakas talaga nun, basta lumampas ng round 4, napakalakas ng tiny dino na yan. Alright, so pumasok man yun, nice. Ang maganda ron, namatay yung kanyang Godrep at hindi na nagamit yung cards ano, very nice. Okay, so dito
isda laban sa isang Terminator, I'd say this is pretty much a done deal kasi walang wenta at hindi tatagos ang mga tira ng isda niya, lalo pat wala siyang speed boots, lagi siyang mangungulelat, ano? Okay, there we go, pak, hindi ka pa rin namatay, walking dead ka na rin, there you go, nagmintis pa, ayun, 135 lang, tapos ang laban. Alright, dito sa laban na itong kalaban niya ay si Yzpra, no? Y-Z-P-R-A, Yzpra. So, tignan natin kung anong gagawin ni Yzpra. And of course, like I said, ano, unang-una, first round, babanat ang kanyang isda. Now, this is somewhat unusual, ano? Kasi, usually, yung plant ang tank sa harap. But in this case, nag-decide si Yzpra na mas magandang ilagay yung isda niya sa harap at igit na yung plant niya, no? Very interesting, but I think I have an idea, no? So here, patay na ang kanyang isda and babanat ang kanyang plant. So yan, there we go, yan, nataniman ang laso ng plant, no? So unfortunately, hindi lumalabas ang not Shrimpinator, but yung Sneaky Bastard ni Specterax, no? At buti na lang ang pinagitna niya ay yung plant at dito patay na agad yung plant, ano? Although nakagain ng isang energy yung plant niya dahil doon. Again, ito na naman, magte-tail slap yung isda at napakaraming energy, no? So si Specterax, mapapansin nyo, hindi na niya ginagalaw yung kanyang mid lane kasi pretty much it's dead here, no? Nakakuha pa rin, napakarami talagang energy, but the thing is, nag-conserve ng energy si Specterax, no? And for good reason, kasi dito kailangan niya ng matinding defense, which is yan. So nagmintis yung isa and wala masyadong pumasok, and dito pinuruhan niya ngayon yung isdang kalaban niya at meron pang pabaon na stun, ano? Now the thing here, ang tactic dito is meron kasing speed fin, yan pampabilis na yan, this one, no, ang kalaban niya. So dapat dun ang kailangan medyo mag-ingat-ingat, ano? But dito, of course, never magiging laging mauuna yung isda na yan. So that's one criteria you have to think of kapag kinakalaban mo itong ganitong klaseng kalaban. Pero dito, tapos na. There you go. Walang kwenta yung speed fin niya, no? Nice. Okay, welcome to our second to the last match. At ang kalaban ni Specterax dito ay si SPNS21. No? SPNS21. So I wonder kung ano ibig sabihin ng SPNS na yon. But ang kanyang isda ay kakaiba, no? Ang kanyang isda ay merong dual blade. I wonder gaano kalakas ang tira na yan. And of course, meron siyang blackmail bird na patay na pagdating ng round 2 dahil lumabas ng maaga ang mga weaponry na Sneaky Bastard ni Specterax, ano? Okay, dito papatayin na ang kanyang plant. Of course, there you go. May tail slap muna bago hinampas. And ito, meron siyang yung plant niya, meron niyang tail na yan. Nakakainis yan sa Origins, ano? Kasi nagbibigay yan ng sleep kung sino man ang a-attack dun sa shield yan dun sa Origins, eh. Anyway, okay, 159. It's not so bad, ano? Hindi pa rin siya kasing lakas ng mech na 173 or ng beast na I think 190 something pagka beast yung may hawak ng kuan, eh. Yung dual blade na yan. Pero kasi incompatible ang class niya dun sa weapon niya, no? But nevertheless, huy, naka 191 pa rin. Hinayupak. Okay. Eto, babanat siya ng matindi. Of course, ginamit niya for sure para yung tail slap niya ang matataon dun sa stun period niya, no? But that's okay. And of course, another speed booster na naman itong isda na ito, no? So, never na naman siyang mahuhuli. And yan, ginamit niya yon para hindi siya ma stun agad. And oh my gosh, that's very scary, no? Kasi pumasok ngayon yung kuan niya. At mauuna pa rin siya, pumasok yung attack niya kanina, no? So, nagdalawang isip si Specterax doon at nag-shuffle siya again ng cards. And I think he made the right decision dahil may natirang 8 sa buhay niya. And dito, tapos na ang hinayubang na isda. What a match!
So nagsinungaling ako sa inyo, no? Hindi pa pala yun ang second to the last match. Ito ang tunay na second to the last match natin ngayong araw na ito, no? So si TN5 ang kalaban niya dito. And take a look at that, double speed fish ang kalaban niya, no? Merong speed fin yung dalawang isda niya. Napakabilis nila. And you can see dito sila, napakabilis talaga nitong mga isda na ito. Siguro kung gagamitan nila ng speed fin, I think pwede nilang maunahan ang bird axi, no? Kasi among all the classes, yung bird axi ang pinakamabilis talaga, right? So, and rightfully so, kasi syempre if you think about it, air travel ang pinakamabilis na paraan ng travel, right? So rightfully so. Okay, so yeah, binanatan niya na ang backlane at tinaniman niya ng poison, pero nakasangga ang backlane. I guess na expect ng kalaban niya na titira ang sneaky bastard ni Spectrax, ano, dito, dahil pababayaan niya na lang mamatay ito at magko-conserve siya ng energy dahil nagpre-prepare siya para sa 1v2. So ngayon 1v2 na tayo, it's legit 1v2. Wow, 191, napakalakas ng damage ng isda na ito, no? And of course nagsuot siya ng speed boots, but yung likod niya hindi na masyadong gumagalaw, no? But here round 7, bago mamatay ang kanyang likuran, yun ang ginalaw niya at ginamitan niya na naman ng tail slap para matimingan yung isda ni Spectrax, ano? But dahil doon napatay ni Spectrax yung mid lane niya, no? Galing talaga. So again, eto na naman siya, tinaiming niya naman, pero that's not enough. May 5 HP na natira at dito patay na ang isda niya, no? Nice. Okay, ito na ang totoong last match natin, and we saved the best for last, ano? Dahil ang kalaban niya rito ay si GGG. Ano kaya ibig sabihin ng GGG? I wonder, Great Balls of Fire? Of course not. That's not even a GGG. Anyway, so that aside, so something different, ano? Hindi niya, well, I guess the idea is dahil plant ang kalaban niya, hindi siya tumira agad nung first round, ano? And mukhang nag-iipon siya ng energy at nag-iipon siya ng attack cards for one big swoop, ano? Dito, ayan, I think dito na gagawin niya na ang kanyang one big swoop. Pero ang maganda rito, nakapag-timing ang plant ni Spectrax at naglagay ng poison. So lahat sila nataniman ng poison successfully. And moreover, yung mid lane ng kalaban niya, no, nataniman ng 4 na poison, which is very very good, ano. Okay, so dito naman, buti na lang hindi pa enough. Ay, oh my gosh. Muntiga na. Buti na lang hindi pa namatay at nagawa pang magtanim ng poison sa likod ng Terminator, but ng backlane killer ni Spectrax, ano. So nagamit niya pa rin yung sneaky bastard successfully, and this time, wow, this is really nice, ano. So conserve muna ng energy si Spectrax, nag-save ng isa habang papatayin niya na itong nasa harapan. Sayang, ano, hindi pa namatay nasa harapan. Oh, there you go. Oh my god, nag-heal pa yung sa harap, ano. But that's okay kasi 5 and 4 ang lason dun sa back lane and mid lane, so medyo malaki-laki ang bawas for every energy na ginagamit nila, no. So dito of course meron na namang tail slap ang kalaban niya, and walang sneaky not sneaky but sticky goof si Spectrax. So tinanggap niyang lahat yung damage nun, ano. Finally napatay niya na yung nasa harapan, and dito dahil mauunang kalaban niya, gagamitin niya ang kanyang last ounce of strength para patayin si Spectrax, pero hindi nangyari yun. At ngayon meron ng sticky goo si Spectrax, patay ka sa allergic reaction. Nice, ang ganda ng laban na ito, no? Okay, so sana natuwa kayo sa ating Fishy Friday. If you did, please go ahead and hit that like button, ano? It's not gonna cost you anything, but it's gonna help move along our video. So not only that, kung kayo ay naaliw dito sa video na to, make sure you check out our videos. At kung kayo ay bago sa Patatas Origins TV, of course welcome to Patatas Origins TV. Kung kayo ay natuwa sa ibang video at kasama ang video na ito, please consider subscribing and become a part of our Patatas Spectraxians community. And I will see you in the next battle.